Nagtrabaho ako sa Goodwill Bookstore. Kuyang ko yun eh. Nagtrabaho ako sa kanila as tindera. Di nagkaroon ako ng idea about bookstores. What's up ka proud today's video episode? Pag-uusapan natin ang mga inspiring stories ng ilang kababayan natin na nagsumikap para marating ang kanilang tinatamasang tagumpay. Ika nga ng kasabihan, hindi mo kasalanan na ipinanganak kang mahirap pero kung mamamatay kang mahirap kasalanan mo yun dahil hindi ka nagsikap. Pero kung nagsikap ka na at mahirap ka pa din, walang gamot sa kamalasan. Bago tayo magsimula, subscribe ka na ka-proud. At salamat ulit sa mga nagkomento sa ating nakaraang video. May mga kababayan tayong sinwerte at biglang yumaman. Jackpot! Ang ating construction worker naging instant millionaire. Lahat ng hirap ko, nabawi ko rin. Bibigyan ko rin ng magandang kinabukasan yung mag-ina ko. Pero bigla din itong nawala dahil sa kapabayaan. Sa loob lang ng 3 buwan, ang 1.2 million pesos na na-jackpotan niya, ubos! Back to zero siya ngayon. Meron din tayong kababayan na nakipagbasagan ng mukha para yumaman. At meron din tayong mga kababayan na nagsimula sa wala at nagsumikap sa buhay para mayroon tayong pag-usapan ngayon. Pangalawa sa 6 na magkakapatid bata pa lamang ay mulat na sa kahirapan ng buhay ang nupamilya ni Ray Caloy na Tubong, Leyte Province. Ito ang naging dahilan kaya sa murang edad ay natutunan na niyang makipagsapalaran sa buhay mula sa pagiging kargador sa port ay naging supplier ng malalaking kumpanya kagaya ng Starbucks, Bose Coffee, Jollibee, Chowking, at Manila Hotel. Pagka-graduate ng high school, hindi na umano kinaya ng mga magulang ni Ray na pag-aralin siya sa kolehiyo. Kaya noong 1986, ang 16 na taong gulang na si Ray ay nakipagsapalaran sa Cebu. Doon siya ay nagtrabaho bilang porter sa carbon market sa umaga, at kasambahay naman sa kanyang tiyahin sa gabi. Hindi naglaon ay pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral at nag-enroll sa University of Cebu. Ang mga pagsubok na ito ang naging daan upang siya ay matutong dumiskarte sa buhay. Ray's business journey started in 1994 nang itatag niya ang kanyang sariling kumpanya na RNC Marketing, which was initially engaged in trading and repacking of industrial products sa Cebu na may kapital na P20,000 mula sa kanyang ipon sa pagtatrabaho bilang sales representative ng isang pharmaceutical firm sa loob ng 2 taon. His business repacks sugar, coffee creamer, oil and coffee, among other products into micropacks. As I said earlier, there is nothing more satisfying for an engineer than to see what an engineer has done being used by people. No money can equal that satisfaction. Kinikilala ngayon bilang Bill Gates ng Pilipinas. Si Diosdado Banatao ay anak ng magsasaka at inang housewife sa Cagayan Valley. Dahil sa kahirapan, naglalakad lamang siyang nakapaapatungo sa paaralan, makapasok lamang sa elementarya. Nagtapos siya sa kursong Electrical Engineer sa Mapua University bilang cum laude. Pinirata siya ng American company na Boeing Co. mula sa pagiging pilot trainee ng Philippine Airlines at dito siya ay naging design engineer para sa kanilang Boeing Co. ng Estados Unidos. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang Master's Degree in Electrical Engineering sa Stanford University, sumali siya sa Homebrew Computer Club kung saan nakasalamuha niya ang ilan sa mga kilalang personalidad sa computer technology world gaya nila Steve Wozniak and Steve Jobs. Ito na rin ang naging daan para mapasok siya sa larangan ng computer at teknolohiya at binaglaon ay madiskubre niya ang Single Chip Graphical User Interface Accelerator na nagpaganda sa pagtakbo ng mga computer ngayon. Because when IBM designed it, the I/O channel where the graphics cards were plugged in, it was very slow. Yeah. And I realized that the only way for graphics to be fast, that's why we have very fast games these days, is to take away the graphics from that bus into a very fast bus where the CPU is at. So we innovated on the definition of that bus. Eventually, Intel worked with us and now it became a standard bus called PCI. Ilan lamang yan sa marami niyang nagawa para sa industriya ng mga computer. Ito rin ang naging dahilan ng pagtatag niya ng kanyang kumpanya na Chips and Technologies Co. na hindi naglaon ay binili sa kanya ng tech giant na Intel sa halagang $400 milyong.
By the way, that company was bought by Intel, so... I asked God for only one, but He gave me hundreds to this day. Apparently, He had plans for us. Hindi inasahan ni Julia Gundy ang ko na sa edad na 50 ay sisimulan niya ang pagtatayo ng isang malaking industriya na Julie's Franchise Corp. Julie's Bakery started its brand from a small town in Mandaue City, Cebu. Ngayon isa na itong household name sa buong Pilipinas. Si Mrs. Julia Gundy Angko, ang founder ng pamosong bake shop brand na Julie's Bake Shop ay nagsimula sa negosyong bakery nang walang masyadong kaalaman sa nasabing industriya. Dati siyang tindera ng prutas sa General Maxilam Avenue sa Cebu at hindi naglaon ay naging food concessionaire sa isang factory sa Mandaue City. Napansin niya na sobrang laki ng demand ng tinapay at minsan pang ang nauubusan ng supply sa kanyang negosyo. Dito niya nakita ang oportunidad na mag-produce ng sarili nilang tinapay. Sa tulong ng kanyang asawa, pamilya, at panaderong matagal na niyang kakilala, isinugol niya ang kanilang ipon para buksan ang kanilang unang bakery noong 1981 sa Mandaue City. At hanggang ngayon patuloy ang pagtangkilik at paglago ng kanilang bakery hindi lamang sa Pilipinas, gayon din sa ibang bansa. In April 2015, Julie's Bake Shop started baking in Edmonton, Alberta, Canada. Hindi ka magchichaga, it takes time to build something. Itong national, akala niyo ba ganyang kalaki? No, no. It's just a simple sari-sari store. Isa na sa pinakapopular na shop sa Pilipinas na siguradong napuntahan mo na ay ang National Bookstore. Mula sa maliit na school supply at textbook shop sa eskolta, ito ngayon ay mayroon ng mahigit 150 outlets sa buong Pilipinas. Si Socorro Ramos, o kilala ng karamihan bilang si Nanay Coring, sa murang edad ay nagsimula ng magtrabaho upang makatulong sa pamilya. Ninais noon ni Nanay Coring na makapagtapos sa kolehiyo ng kursong medisina ngunit sa kahirapan ng buhay ay hindi siyang kayang pag-aralin ng kanyang magulang sa kolehiyo. Kung kaya matapos ang high school siya ay nagtrabaho bilang sales clerk sa Goodwill Bookstore na pagmamay-ari ng kanyang kapatid. At dito nga din niya natutunan ang kalakaran sa pamamahala ng bookstore. Mula sa puhunang 211 piso noong araw ay itinayo niya katuwang ang kanyang asawa ang kanilang negosyong National Bookstore na 3 beses dumaan sa rebuilding process gawa na rin ng giyera noong panahon. Hindi ito nagpasuko sa katatagan ni Nanay Coring kung kaya hanggang ngayon ay makikita natin ang resulta ng kanyang pagpupursigi. Ang National Bookstore, na hindi may kakaila na parte na ito sa buhay ng bawat Pilipino. Work hard, very hard. There is no express elevator to success. You have to climb the stairs. Thank you for watching. Siguraduhin naka-subscribe ka na para updated ka sa susunod nating video upload na tiyak kagigiliwan mo. E like mo na din at magkomento ng iyong opinyon. Maraming salamat. Ciao!